Hello mga master, ito naman po si Banshee para sa panibagong video tutorial natin ngayon. Ngayon, gagawa tayo ng actual na setup plus configuration sa ating Microtech. Important note for viewers. Any content of this video is for tutorial purposes only and this is not for sale. And the video you can watch today is based solely on the experience, experiment, and research of the owner. Vans J is not professional nor certified in this field. If you wish to continue, follow the instructions carefully and proceed at your own risk. Marami kasing nagre-request sa ating YouTube channel kung paano yung actual setup ng access point or yung mga routers sa PPPoE clients kung paano siya i-set up. So ngayon gagawa natin siya ng video. So kailangan natin dito is meron tayong Microtech hoplite para sa ating hotspot server at PPPoE server. So ito lang gagamitin natin pero sa actual setup nyo, so at least XGR3 yung pinaka minimum na gamitin nyo pang hotspot server at PPPoE server. So hindi kakayanin ng hoplite. Then meron din tayong access point dito. So meron tayong lumang QLT. So sa ating video ngayon, hindi natin ipapakita kung paano natin set up. So pwede niyo yung i-research kung anong available na access point niyo kasi iba-iba kasi yung access point na parang gusto natin. Merong iba gusto ng Comfast, merong iba TP-Link. So nasa sa inyo na yun kung anong access point na gagamitin niyo. Then meron din tayong para sa ating PPPoE client, meron tayong Mercusis na router dito. So itong gagamitin natin para sa sample na PPPoE client natin. So yun, first gagawa muna tayo ng configuration. Ayan, start na po tayo sa ating configuration at actual set up mamaya. So ngayon naka-power na po yung lahat, yung ating Microtech hoplite as at ating server, tapos yung ating access point at yung router natin sa ating PPPoE clients. So naka-reset po ito lahat except dito sa ating access point. So pagpalagyan natin na tapos na tayong mag-configure nito. So as access point po ito. So as mentioned ko earlier, so nasa sa inyo yan kung anong preferred na access point ang gagamitin nyo. So iba-iba kasi tayo ng gusto na access point, so magkaiba din yung configuration. So kung gusto nyo ng configuration natin sa QLT, so I think gagawa din tayo ng video niyan. Pero ngayon is yun, configure na siya. So as access point siya. So first is unahin muna natin yung ating Microtech hoplite. So meron tayong apat na port dito. So yung port 1 is gagawin nating port para sa ating internet. So meron akong source dito. So sa inyo kung anong source ang available sa inyo. So sa akin ito, saksak natin sa port 1. And dapat meron na kayong naka-installed na Winbox na application para sa ating configuration. So refresh natin kung nandito na ba. Yun, ito. Ito yung hoplite natin. By default is admin po yung user niya tapos walang password. Connect. Yun. So naka-reset po ito. Wala po itong configuration. As in, fresh na fresh po ito.
Ayan. Una natin gagawin is unahin muna natin yung internet setup. So first, punta tayo dito sa DHCP client. Add po tayo. Piliin po natin yung EtherOne as ISP natin. Then yes, I'll add default route. Okay. Yun, hintayin natin. Dapat may labas na itong IP address. Yan. Then next. Before pala, pangalanan po na natin ito. So, ito is for ISP. Yung ating internet. Okay. Then, the rest is gagawin natin port yan sa ating access point at sa ating PPP clients. So, hindi natin gagamitin yung wireless interface ng ating Microtech. So, ayan, ISP. And after nyan, lagyan natin ng internet para magkaroon ng internet yung ating server. Search NAT, then out interface is ISP yung port 1, then action is masquerade, then okay, then check natin yung DNS. So since meron ng DNS yung source ng internet ko, so pwede na akong hindi maglagay dito ng server. Kung wala, so pwede kayo mag-add dito ng Google DNS or anong preferred na DNS na gagamitin nyo. So, check natin. Dapat try natin kung pwede naman. Meron namang internet. So, kung gusto nyo ng detailed na configuration, so meron tayong ginawang video na dati. So, pwede nyo sundin yun. So, yan. So, meron ng internet yung ating server. Tapos, gawa muna tayo ng bridge. Yung bridge is yung pag-iisahin natin yung tatlong port. So, dito. So, purpose nyan is pwede kahit saan gamitin natin na saksakan na access point or sa ating PPPoE na router. So, sa setup natin ngayon is sa isang interface is isa pagsamasamahin na natin yung hotspot at yung PPPoE. Since yan ang common na setup ngayon para maka pag-save tayo ng expenses or cost na hindi na maglalatag pa ng ibang connection. So, bridge. At wala natin hotspot PPOE. Yan. Okay. Tapos, dito sa ports. So, dito tayo mag-create ng bridge. Then, ports. Add tayo. So, yung interface is Ether 2. Then, bridge. Then, okay. Then, add pa tayo ng dalawa. Ether 3. Okay. Then, Ether 4. Okay. So, yan. So, the rest ng ports, except sa port 1, is nasa bridge na siya. So, yung port 1 natin is dedicated natin sa ating ISP. And the rest is, kahit saan dito is pwedeng gamitin as a port sa ating hotspot or sa PPOE. So, pwede nang gamitin Ether 4, Ether 2. So, nasa sa inyo na yan. Then, kung kulang pa yung port, so, pwede din tayong gumamit ng switch. So, sa ngayon, since wala tayong available, so, hindi pa natin makita since wala tayong available na device. So, sa ngayon, yan lamang po yung ito lang po yung setup natin.
So, close natin. Then, ngayon is gagawa tayo ng IP address para sa ating hotspot. So, first natin na configure is hotspot. So, address. Address is 10.0.0.1/24. Then, so pwede din kayo mag-search about IP addressing kung paano siya gagawin. So, since ngayon start pa lang tayo, so ito lang muna ang gagamitin natin. So, yung bridge ng hotspot natin. Yan. So, iba yung IP address ng hotspot natin, iba din yung IP address ng PPPoE clients natin. Yan. Then, apply. Okay. So, ngayon, mag-set up na tayo ng hotspot configuration or hotspot server. So, dito tayo sa IP, hotspot, then hotspot setup. Then, pipiliin natin yung interface. So, laging tatandaan yung interface ng hotspot natin. And next. So, hayaan nyo lang yung naka-check. Ito yung address pool. Next. 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 Then, sa DNS name, pwede nang hayaan nyo lang wala yan. Pwede yung lagyan nyo. Advisable na leave it blank lang kasi usually dito nagka-issue yung paglabas ng portal. So, minsan yung iba is nagre-redirect sa ibang website. So, pwede nang wala lang yan. Next. Then, next. Okay. Yan. So, meron na tayong hotspot server. So, sa ngayon, hindi tayo gagawa ng or hindi tayo maggagawa ng mga codes. So, meron tayong mga ginawang video na yan. Example, meron tayong Micmon server. So, doon, pwede natin mag-generate. So, ngayon is at focus muna tayo sa setup at configuration lang muna. Then, meron na tayong hotspot server. Next is yung PPPoE server naman. So, create muna tayo ng pool. Then, so hindi nyo na kailangan gumawa dito ng address. So, pwede nang direct na po sa IP pool. So, dito PPPoE. Then, yung gagamitin natin is 192.168.11.254. Then, okay. Next is create na tayo ng PPoE server. Ito yung sa PPoE server. Then, services. Pangalan natin PPoE server. Then, yung interface is yung same interface sa ating hotspot. Para isang interface na lang ang gagamitin natin. Dito, i-check natin one session per host. Then, hayaan nyo yung iba. Okay. Ayan. Then, dito is create muna tayo ng profile since is set up din natin yung PPPoE router natin mamaya. Ayan. Then, profile is pagkailan natin 5 Mbps. Then, local address is ito. Base natin sa ating IP pool
or IP na ginawa. So IP at local address is yung gateway ng ating address pool. So since ito yung ginawa nating pool, so 192.168.11.1, then yung remote address is yung pool na ginawa natin sa PPPA. Tapos pwede tayong mag-add dito ng DNS server. Then sa limits, pwede natin i-check ito. Yes, pwede ding default. So only one, isa lang device na pwede gumamit nito. Tapos dito sa limit, lagyan natin ng 10M/10M para sa speed limit. Tapos okay. Yun, so meron na tayong isang profile. So gagawa na tayo ng secret. So itong secret is ito yung dito tayo gagawa ng username at password para sa ating PPPA clients. So for example, dito gagawa tayo ng client 1 as name, tapos client name client 1 para sa ating password. So service is PPUE, then profile is yung profile na ginawa natin. Then okay, so check lang natin yung password, client 1. Okay, yun. So tapos na tayo sa pag-set up ng ating configuration. So susunod na din gagawin is yung actual naman na set up ng ating mga device. So ngayon dito yung hotspot is papaganahin lang yun natin yung portal. As long as lalabas na yung portal, so tama na yung configuration nyo sa yung hotspot server. So kulang na lang yan is yung mga codes. So pwede nyo gagawin later. So yan. So from dito sa ating adapter na ating access point, so meron ditong PoE at merong LAN. So yung LAN is yung LAN port ng adapter is yun ang papunta dito sa port ng ating Microtech server. So kahit saan dito, pwede nyo gamitin as saksakan ng access point since isang interface na ito naka bridge. So saksak natin dito sa port 2. Then connect, try natin i-connect yung ating computer kung lalabas ba yung hotspot portal. So dito, ito yung ating access point. Connect. Yun. Tapos yung gateway ng ating portal is 10.0.0.1. Yan. So lumabas yung portal. Ibig sabihin yan, successful yung pag-setup natin sa ating hotspot server. Yan. So ito yung pag-setup natin sa ating device, sa ating access point. So basta configure nyo yung access point nyo, tapos saksak nyo lang dito sa kung saan na port na naka-assign yung hotspot. So pwede nating ilipat dito sa port 4. Yan. So check natin kung connected pa rin ba tayo. Yun. So connected pa rin. So okay na tayo sa hotspot setup. So pwede nang gumawa tayo ng code. So sample na tayo. Sample tayo ng isang code. IP hotspot. So ito lang admin. Hindi, create muna natin. Gawa tayo ng test. Then yung password is test lang din.
Then profile. So ayan, yun lang yung profile muna sa ngayon. Test. Ito tayo. Test. Password. Test. Connect. Yan. So connected na tayo. So yan. So far, goods yung pag-create natin sa ating hotspot server at pag-connect natin sa ating access point. Yan. Then ngayon, since okay na yung hotspot natin, proceed tayo sa ating setup sa PPPoE client. So, PPPoE clients is ito usually ginagamit sa ating mga if merong meron tayong mga clients na gustong magpakabit ng kanilang personal use na mga internet. So, kung merong mga yung mga work from home, so pwede yun. Mga kapitbahay or meron kang kamag-anak, so pwedeng ganito ang setup nyo. So, pwede nyo i-limit yung kanilang internet connection via PPOE connection. Yun. So, yun nga. Since ang available natin dito is yung port 3 or 4, so kahit saan din dito, pwede natin gamitin as port sa ating PPPoE clients. Yun nga, kung wala na kayong port, so pwede kayong kumamit ng switch hub. So, pwede nyo gamitan yan. Yan, saksik natin dito sa port 3. Tapos, dito natin isaksak sa one port sa ating Mercusys router. Yan. Then, turn yan. Sa ngayon is need muna nating mag-connect sa router para makonfigure natin yung PPPoE account na ginawa natin na client 1, client 1. So, connect tayo. So, ito yung Mercusys na router. Connect. Usually, magre-redirect yan sa portal. Minsan yung once nag-connect kayo dito sa mga router. Pero, pwede nyo i-configure yan sa loob. Then, by default, hindi siguro makikita sa camera natin, yung default access or gateway is HTTP. Ito. Ito yung default access ng ating Mercusys. Yung normally kadalasan sa ibang router is yung IP address. For example, mga 10.tp-link, so IP address ang gamit nila. So iba yung gamit natin sa Mercusys. So yan, open lang natin. Yun. So by default, kapag wala pang configuration yung router is kailangan mong gumawa ng new password para sa inyong router. Create muna tayo. Tapos confirm. Then next. Then dito. So usually yung mga PPOE routers, so same lang yung setup nila once na-configure kayo. So dapat dito check nyo sa connection type or sa network is naka PPOE. So ito yung dapat i-select natin, PPOE. Tapos username is yung username na ginawa natin dito sa secret. So, client 1, client 1. Client 1. One. Client 1.
Then, proceed tayo. Then, SSID is ito yung Wi-Fi name ng iyong customer. So, pwede nyo hayaan lang ganyan. As sample lang muna natin. Then, yung password is nakadepende yun sa desire ng customer nyo. Lagyan lang natin. Password. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Then, next. Yan. Tapos na. So, check natin dito sa active connection kung nandito ba yung router. So, wala pa. Balik tayo dito. Wala pa siya dito. So, check natin after. Yan, hintayin na natin. Hindi pa siya, wala pa siya dito. Try natin ilipat dito sa ibang port. Disconnected pa rin. Yun. Connected na siya. So, makikita natin ito sa active. Yan. So, yan. Active na siya. Yun. Madalas ako magproblema dito sa Mercuses. So far, yung kadalasan yung ginagamit ko is tenda. So far okay. First time kong gumamit nitong router na to. And yun, so far okay na. Then kung meron kayong additional na either access point or PP or router, so pwede niyo yung isaksak dito sa free na port, or mag-add kayo dito ng additional na switch hub para sa ating access point or sa another client na setup. So yun, so far working na siya. So ito yung actual na setup natin. Then working po siya lahat. So medyo may technical issues lang tayo sa pag-setup natin sa router. Pero so far yun, good lahat ng ating setup. So kung meron kayong mga tanong or mga clarification sa ating setup, so just comment lang sa ating comment section para masagot natin. So, yun. Basta itong setup natin is basic setup lang. So, more on initial configuration lang. So, wala pa tong bandwidth
management. So as long as working na to, so far goods na yan. So I think hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Thanks for watching. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell to get updated for the latest videos.